Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibini marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. You can do anything that you wanna do. Woohoo! Oh yeah! Ooh, ooh. You can do anything that you wanna do. Woohoo! Ang taas. Blues Clues, antindi. Blues Clues tayo na. Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Papano gumawa ng better vlog? Or papano gumawa ng mas magandang vlog? Mas sincere na vlog, mas kapano-pano. How to make better vlogs? Tagalog to guys, pero yung title English. Nahihirapan akong isip ng Tagalog na title kasi parang napakakomplikado palagi. So naisip ko na English na lang yung title, tapos Tagalog ko na lang ikikwento sa inyo. Meron akong dalawang tips sa inyo paano gumawa ng better vlogs. Better, ibig sabihin, mas maganda, mas kapanupanood, mas masarap panoorin, no? Hindi yung parang nagwo-wonder ka na nalilito ka na parang, op, ayoko nang panoorin to. Parang hindi mo tatapusin na panoorin kasi ang gulo, parang hindi alam kung saan patutungo yung sinasabi nung nagba-vlog, no? So yun, how to make better vlogs. Yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. So ang unang tip ko sa inyo sa paggagawa ng better na vlog, be sincere all the time. Actually, hindi tip to sa kabuuan ng video mo. Bago ka nga mag-start ng video, dapat sincere ka naman talaga, di ba? Pero yun ang isa talaga na dapat natin laging tandaan. Maging sincere tayo sa mga vlogs natin, sa mga ginagawa natin. Ibig kong sabihin sa sincere, yung hindi sinungaling or hindi inimbento yung ginagawa. Kasi sigurado ako sa'yo kapag hindi ka naging sincere sa mga ginagawa mo, nung parang scripted or hindi tunay ang pinapakita mo dito, sigurado ako sa'yo na mapapagod ka eh. Lalong-lalo na dito sa YouTube na ang hirap makahanap ng mga viewers, sa mga subscribers. Nakapagod. So ay sincerely, sincere ang pinag-uusapan natin ngayon, ay sincerely giving you this tip na maging sincere tayo sa mga ginagawa natin sa YouTube. So in that way, bukod sa ma-appreciate ng audience mo yan, mas tatagal ka dito kasi alam naman natin lahat na mahirap na proseso ang pagkakaroon ng subscriber at paggagawa ng video at magiging content creator. Napakahirap na proseso yan. So be sincere at siguraduhin natin na nag-enjoy tayo. At yun, kapag sincere ka, sigurado ako sa'yo na mas mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Mas makikita ng audience yun. At pag sincere ka, mas magiging transparent ka sa mga videos mo. And yun ang gusto ng tao. Ang ingay ng anak ko, hindi ako makakontinue dito sa vlog ko na to. Tignan nyo. Tumahimik. Okay, yun. Nag-ingay na naman nung nag-umpisa ako magsalita. Nag-ingay din siya. Iba din. Oh. Ang saya, di ba? Dead na hindi lang natin yun. Actually guys, hindi pala dalawa lang ang tip dito. Meron ako naisip pa na isa pa eh. So, eto yung susunod ko. Ang pangalawa na tip ko sa inyo sa paggagawa ng mas okay, mas better na vlogs ay do not be yourself. Ibig ko sabihin, do not be yourself. Huwag mo ipakita na yung sarili mo. Di ba ang hirap, no? Pag Tagalog, nahihirapan ako yung paano ko i-describe. But do not be yourself. Ang ibig ko sabihin dito ay, halimbawa, mag-vlog ka, pagising mo sa umaga, kuha agad ng camera, tapos muta-muta ka pa, walang ayos yung sarili mo. Di ba? Yun eh, kasi sabi mo, pag be yourself, di ba? Ganon, be yourself. Ganon kapagising sa umaga. So, ipifilm mo ba yung ganon, di ba? Nakakahiya sa audience mo.
Instead, ang gawin mo, pagising mo sa umaga, mag-ilamos ka, maglinis ka ng mukha, mag-ayos ka sa sarili mo, bago ka humarap sa camera, maging presentable ka. Kaya ako sinabi na don't be yourself, kasi respeto yon para sa nanonood sa'yo, di ba? Respeto na harap ka sa camera, harap ka sa tao. Yun eh. Dapat maayos ka, malinis, kahit papano, wala ba umuta? Wala naman siguro, no? Kasi nakakaya naman sa inyo. Yun ang ibig sabihin, na hindi tayo dapat basta maging sarili lang natin. Don't be yourself, no? Yun ang ibig ko sabihin. Tapos, always plan our vlog. Kasi responsable natin na huwag maboring yung mga manonood sa atin eh. So halimbawa may pupuntahan tayo, huwag yung para basta-basta lang. Planuhin natin yung mga gagawin natin para yung manonood sa atin hindi maburyo. Yun, so don't be yourself is nadagdag ko dito, no? Na tip para sa ikagaganda ng mga vlogs natin or mga better vlogs natin. Pangatlo guys na tip ko sa inyo ay, meron ba tayong audio, okay? Practice. Wala namang expert agad. Or wala namang magandang vlog, maganda agad. So, practice. Do your best sa kung ano yung kaya mong gawin ngayon. Pero, siguraduhin mo na mag-i-improve yan katagalan. Siguraduhin mo na meron kang matututunan sa kada gagawin mo. Yun ang ibig sabihin. Ito nga, gusto kong magpakita sa inyo ng mga video ko para may comparison tayo kung ano yung pagkakaiba ng mga video ko dati sa video ko ngayon. So, gusto kong panoorin natin yung mga video ko na luma. At least, meron akong papakita sa inyo na luma kong video na kung paano ako dati. Nakakahiyaman, pero gusto kong maging example yon na dapat mag-improve tayo kalaunan. Hindi natin basta, you know, hanggang doon na lang tayo. At malaking bagay yung practice. At magtiwala tayo sa sarili natin na kaya natin. Okay, so yan, panoorin nyo yung video na yun. At yan, panoorin natin. Samahan ko kayong panoorin. Ito na yung sample ng video na panoorin natin. Samahan ko na kayo manood. Okay. Mabilis lang ito. Pakitaan ko lang kayo ng sample. Yung talagang, nako, eto na. Panoorin nyo na lang. Kamusta mga tropa? Eto ulit ako, si Deo. Kamusta kayo dyan? Kamusta Pilipinas? Kung napanood nyo yung unang video, sulit ba siya o hindi? May personal akong sagot. Pakicheck na lang nandyan. Ililink ko na lang. Pero, eto yung update. Nakabili na ako. Naka-order na ako. Siguro mga 3 to 7 working days darating na siya. So sana ganun lang kabilis at walang maging problema. Coming na. Woo-hoo. Pero may share lang ako sa inyo. Pagka-order ko kagabi nung product. So matutulog na ako. Bago matulog, nag-check lang ako. Pagtingin ko online, meron naman pala dito. Yun. hindi ko akalain na meron pala dito. Na meron na dito. Kasi akala ko, ang sabi ng sa napanood ko, December 15 pa, mag-uumpisa sila mag-deliver, mag-release. Pero yun, siguro hindi lang ako update. Hindi lang ako updated dun sa pag-check at so yun, ang hinahay lang ako kasi pwede ko mag-commute papunta dun eh. Dun mismo makukuha ko na yung product. Kasi meron nga sila in stock nila. Sa stock nila mismo meron sila. So, makukuha ko sana. Pero, sayang. Nanghinayang lang ako. Pero, hayaan mo na yun. Okay na yun. So, waiting na lang ako dun sa product. Once na dumating, update ko agad kayo. Mapanood nyo dito yung personal na review ko. Personal na experience ko dun sa product. So, mukhang nagiging TGI Osmo review tayo. Hindi. Gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi lang naman to tungkol dun sa DJI Osmo. Tungkol din to sa isang ordinaryong Pinoy na bumibili ng Prada. Na talagang dapat pag-isipan natin maigi. Yun ang essence ng ano ko. Kasi ako isang ordinaryong Pilipino na alam mo na yun, enough lang yung pera, sakto-sakto lang, nasa tight budget.
pero hilig yung pagbili ng mga electronics. So, sana, baka may kapareho ako dyan na sitwasyon nyo. So, makaka-relate kayo sa akin. So, yun, tungkol to dun. So, ganun, nasa ganung sitwasyon ako ngayon. Shoutout pala kay Paolo. Paolo, salamat sa tulong. And thank you sa asawa ko sa pag-intindi dito sa mga hilig ko. So, yun. Sagwa. Yun. Nakita nyo guys, di ba? Nakita nyo yung pagkakaiba. Yung the way kung paano kumalo-galo yung kamay ko doon. At saka ang gulo. Parang walang patutunguhan yung mga sinasabi ko. Di ba? Walang linaw. Tapos, basta, ba't galaw ng galaw yung kamay ko? Hindi ko maintindihan. Tapos, may napansin kayo doon na parang may, dead cut yung tawag doon eh. Pang para ng, wind. Nandun. Bakit nandun? Bakit may sagwa, di ba? So, ang masasabi ko sa inyo, talagang practice, di ba? Practice. Marami pa akong mga ganong video dati na linabas na talagang nahihiya akong ipakita sa inyo or nahihiya ako na i-upload. Pero that time, yung the best ko eh. Yun ang best ko eh. So, kailangan kong i-upload. But, at least papano, kahit papano nag-improve ako, di ba? Sa ngayon, mas masasabi ko na mas natural na yung pagkasalita ko sa harapan ng camera. Mas confident na ako. Tsaka, mas inaaral ko na yung mga vlogs ko. Bago ko mag-start mag-film, mas inaaral ko na siya. So, may nagbago. May nag-improve. So, I guess yun lang guys para sa video na to. Pasensya na kung medyo may mga ingay-ingay sa paligid, no? But, it is what it is. Kailangan kong gumawa ng vlog. Kailangan kong gumawa ng content para sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit papano dito sa video na to. Like, comment kayo. Subscribe kayo kung hindi pa. Ay, salamat pala sa mga bagong subscribers. Ha? Salamat sa inyo. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye. Kapag may gusto kang sabihin na sincere at talagang gusto mong maramdaman ng audience mo, kailangan malapit ka. Close up na close up. Ganyang kalapit para mas maramdaman nila yung sinasabi mo at mas ma-feel nila na yung gusto mong iparating. Okay? Kaso dapat mag-vlog ka, tulog yung anak mo para hindi ganito na magulo. Di ba? Ganyan oh. Para yung ano. Yeah? You wanna say something? You wanna say hi to the people who's watching this vlog? You wanna say hi? No? Okay, ayaw daw niya. Dead ma. Pero nanggugulo lang siya. Gusto lang niyang guluhin yung ginagawa natin. Nag-uusap pa yan ng sincere kasi, di ba? Ano siya nasabi ko kanina? Dapat malapit. Ganito. Yan ang isa sa dapat ninyong tandaan kapag mag-vlog kayo, malapit. Para maramdaman ng audience ninyo yung gusto ninyong sabihin.